Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Aquarius, paunang mensahe ninyo ay Nine of Wands. Ayan, so dito sa Nine of Wands, parang napapagod ang iba sa inyo dito, no? Pagod na siguro kayo sa inyong sitwasyon. Kaya this is a reminder for you na kung pagod kayo, magpahinga ka lang, pero that doesn't mean na iiwanan mo na kung ano man ang inyong ginagawa or ano man ang inyong pinagfo-focusan sa ngayon. Magpahinga lang, then get back to it. Okay? Kasi sayang naman, you've come this far, malayo nang narating ninyo, Aquarius, para talikuran ninyo kung ano man ito ang ginagawa ninyo, no? One step forward na lang, one last push na lang at kayo magtatagumpay na. We have Two of Pentacles, multitasking. Si Aquarius, siguro kaya siguro din kayo napapagod at mabilis kayong ma-stress because you are attending to too many things at the same time. Kaya nagmo-multitask kayo, no? Sabihin na natin na ini-enjoy nyo din ang pag-multitask, pero ang bottom line dito, kapag marami tayong ginagawa, kahit ini-enjoy natin yan, makakaramdam at makakaramdam tayo ng pagod physically. Kaya maaaring ang iba, hindi na rin tayo makakapag-concentrate, hindi na rin natin magagawa 100% kung ano yung dapat, diba, nating gawin. Or hindi tayo makakapag-isip ng mas malinaw or mas maayos, hindi ba? So, maaring multitasking kayo, kaya you're being asked here to balance, no? To bring the balance back in your life. Kailangan nating isipin na lahat ng parte ng buhay natin or different aspects of life, kailangan meron tayong oras, panahon, para dyan. Hindi lang sa isa or dalawang area lang ng buhay natin dapat ang merong oras tayo, no, or attention. Dapat lahat ng area meron para wala tayong manineglect, okay? So what else? We have Ace of Cups. Ayan, napakagandang energy kasi this is a new beginning energy din, and at the same time, this is divine blessing coming your way. Maraming biyaya ang parating sa inyo dito, no? At iba-iba yan, depende sa inyong sitwasyon. Pero kung anong kailangan ninyo sa ngayon, whatever it is that you need right now that will be met, yan ang biyayang dadating sa inyo. Yan ang biyayang ibibigay sa inyo ng Divine Universe. Kaya naman, Aquarius, maaring ang iba din sa inyo dito, siguro maaring ma-overwhelm kayo sa biyaya, no, na napaparating sa inyo kasi kung ano yung bibigay sa inyo dito, that's gonna come in abundance, no? That's gonna come in abundance. Hindi lang ito para sa'yo, no? But it would be more than enough for you, more than enough para sa pamilya mo, at sobra-sobra, no? Siksik-liglig, umaabaw na biyaya ang ibibigay sa inyo so that you can also help other people, so that you can also share them with other people. We have the Hanged Man. Ayan. So there's new perspective. No, there's new perspective and new ideas na parating, new inspiration coming your way. Okay, Aquarius? Kaya maaring may mga bagay kayo dito na pinagkakaabalahan na maaring yan talaga ay mahinto. No? Yan ay mahinto. Hindi muna, para magkakaroon ng pause for you to be able to reflect on it, no? To reflect on the things na pinagkakaabalahan ninyo, reflect on the things na kung ano na mga nagawa ninyo, ano pa ba ang kulang, yung mga ganon. And with that, ano, dyan papasok din yung new perspective ninyo, new ideas, new inspiration. Maraming papasok dito na epiphany siguro sa inyo. And that is going to, ano, to give you a different perspective, no? So depende sa inyong sitwasyon, ano, it might resonate with some of you, it might not. Okay, what else for Aquarius? We have love. Ayan, oozing with love kayo, Aquarius. So this is really beautiful.
Maari din, ano, sa Ace of Cups, that could be also new love interest na parating sa inyo. Maari din na magsisimula kayo ng bagong love or romantic relationship, especially if you are single, no? Sa ngayon, Aquarius, we have Sanctuary. Kailangan nyo talaga ngayon na magpahinga, no? Kailangan ninyo na magpahinga, kailangan ninyo na mag-reconnect sa inyong soul, mag-reconnect sa inyong higher self, sa inyong sarili, listen to your heart, listen to your intuition. Panahon ito ngayon para sa mga ganyang bagay, no? Kasi nga, siguro, sa dami ng inyong ginagawa, sa dami ng inaasikaso ninyo, you really need to ground yourself, no? Kaya kailangan ninyo na ang inner peace, kailangan ninyo yung inner sanctuary ninyo, no? Mag-reconnect kayo sa inyong sarili. What else? We have strength. This is your inner strength and courage, no? Siguro may sitwasyon ang iba sa inyo na kailangan ninyo dito mag-desisyon ng siguro this is a big deal, no? Malaking decision siguro ito. Kaya kailangan ninyong tatagan ang inyong loob, no? Tibayan ang inyong dibdib dito para kayo ay para maharap ninyo kung ano man ang bagay na to. Ano ang dapat ninyong pag-desisyonan? So you really need to activate your inner strength and courage dito para magawa ninyo ang dapat ninyong magawa dito, no? Na hindi na kayo matatakot, okay? What else for Aquarius? We have your path will be bumpy, or your path may be bumpy, but this will alter soon. Ayan. So may promise sa inyo dito ang Divine Universe na kahit magulo man ang pinagdadaanan ninyo sa ngayon, kahit may lubak-lubak man, may mga obstacles man na pinagdadaanan ng iba sa inyo dito, Aquarius, rest assured, no, that mababago din yan for the better soon. Okay? That will alter soon, no? Hindi. Kasi nga, di ba, wala namang sitwasyon or bagay na nagtatagal. Di ba? Nothing is permanent. Everything is temporary. Kaya, kahit yung mga obstacles sa buhay natin, yan din ay pansamantala lang. Lilipas din yan. Kaya, huwag kayong mag-alala. Okay? You are on the right path. Ayan. So, siguro, Aquarius, ang iba sa inyo, nagdadasal for enlightenment, for clarity. Maybe you're asking for confirmation. Maybe naghihingi kayo ng gabay. Tama ba ang path na na dinadaanan ko sa ngayon? Am I heading to the right direction? No? Aquarius, maaring yun ang dasal ninyo. Kaya ito yung sagot sa inyo ng universe. You are on the right path. So go for it. No? Parang green light na din ito para sa inyo na sige, pagpatuloy mo yung ginagawa mo na sa tama kang direksyon. We have, be the best version of yourself and start today. Ayan. So, you are going to evolve na, no? Aquarius, ito na yung panahon para sa inyong pagbabago at personal transformation, no? Ito ang ganap ng iba sa inyo dito. So, siguro may mga pagninilay-nilay, self-reflection na ginagawa siguro ang iba sa inyo dito. At maring nagigising na kayo sa katotohanan na there are things na ginagawa siguro ninyo or beliefs na pinaniniwalaan ninyo na parang it's not supporting your soul's growth. It's not supporting your highest good. Kaya siguro magkakaroon dito ng personal transformation kayo. Babaguhin ninyo ang inyong sarili unti-unti, and that is for the better, no? You want to develop yourself better, no? So that is really good. So good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.